Ating sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito, at nabasa ko magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulukpot-kyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin
ang utos mong bigay sa amin. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimithing kautosan. O Kaitamis, nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ninyo ito, higit niyang ikinagagalak ang isang tao kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa
sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ang Ebanghelyo sa umagang ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Una ay ang aktwal na pagpapakita ni Jesus ng halimbawa kung sino ang makapapasok at pinakadakila sa kaharian ng langit. Ginamit niya yung batang naroroon at kaniyang ipinaliwanag. Sa ikalawang bahagi naman ay gumamit si Jesus ng talinhaga ng mabuting pastol na iiwan ang 99 para hanapin ang nawawala. Mayroong pagkakatulad ang unang bahagi na ang batang ginamit ni Jesus kapag hindi nagabayan ay maaaring mawalay o mawala. Kaya nga sa unang bahagi ng Ebanghelyo, iingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Ganun na lamang ang pagkadakila ng pag-ibig ni Jesus sa bata upang ipakita sa mga alagad na ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod ng may pagtitiwala. Kaya nga nakapagtataka bakit ganun ang tanong ng alagad. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Mayroon silang gustong marinig. Siguro, ine-expect nila kayo. Ine-expect siguro na sabihin ni Jesus na kayo ang pinakadakila kasi kayo yung sumunod sa akin eh. Parang gusto nila ng affirmation itong mga alagad na ito. Parang gusto nilang makarinig ng magagandang salita mula kay Jesus para siguro tumaas yung kanilang confidence. Pero hindi eh. Taliwas sa kanilang inaasahan, ipinakita ni Jesus ang katuturan kung paanong sumunod sa Diyos. Kababaang loob katulad ng batang ito. Ganun din sa ikalawang bahagi ng pagiging mabuting pastol ng Diyos na aalagaan niya ang lahat at aasahan niyang huwag mawalay sa kaniya. Kaya kaya niyang iwanan ang 99 na nanginginain lamang sa kaburulan nang nawawala ang isa ay kaniyang susundan at hahanapin. At pag natagpuan, isang napakasayang Diyos at isang napakasayang tupa ang magtatagpo at ibabalik sa kawan. Ano po ang ipinamamanhik sa atin ng Ebanghelyo? Ano po ang gustong sabihin sa atin? Ano ang sinasabi ng Ebanghelyo sa akin ngayon? Sa unang bahagi, ako ba ay dakila na sa kaharian ng Diyos? O baka hindi ko na kaya o hindi ko na alam kung paanong magpakumbaba? Sa panahon ngayon na kaliwat kanan, usong-uso at napakadali ang manira at tumira ng iba.
bilang Kristiyano, saan ko ito nailalagay? Papaano ko tinatanggap ang mga sinasabi ng iba sa akin? Ganun din naman sa ikalawang bahagi. Ano ako sa Diyos? Ako ba ay kabilang sa 99 na nanginginain ng walang pakialam? O ako yung nawawalay sa paningin ng Diyos? Bakit mahirap tanggapin na tayo'y makasalanan? Bakit mahirap tanggapin na kailangan natin ng isang gabay? Bakit mahirap isipin na kailangan natin ng Diyos? Dahil sa unang kasalanan ng tao ay pride. Hindi ako bababa sa paningin ng iba. Kailangan palagi akong mataas para hindi ako maliitin. Pero ang tawag doon, false pride. Sa ating pakikitungo sa Diyos, mas maganda pong dalhin tayo ng Diyos, bitbitin tayo ng Diyos, ipasanin tayo ng Diyos sa kaniyang balikat upang mas maramdaman natin ang kaniyang pangangalaga at pagliligtas. Tayo pong lahat ay yung isang nawawalang tupa na patuloy na hinahanap ng Diyos. Tara, magpapasan tayo kay Jesus Nazareno. Magpapasan tayo sa Diyos para tunay nating maramdaman ang kaniyang pagliligtas. Kaya ka nahihirapan dahil pinapasan mong mag-isa ang pagsubok mo sa buhay. Mas masarap ang pakiramdam kung maaamoy natin ang Diyos bilang mabuting pastol. Sabi nga po ni Pope Francis, upang ikaw ay matawag na mabuting pastol, kailangan kasing amoy mo ang mga tupa. Dapat pareho kayo ng amoy. Dapat pareho kayo ng, you know, nararamdaman ng mabuting pastol at ng tupa. At nararamdaman yon ni Jesus bilang mabuting pastol. Kung anong amoy natin, yun din ang kaniyang naaaboy at yun din ang kaniyang nakikita sa ating lahat. Huwag tayong maging mapagkunwari sa harapan ng Diyos. Amoy na amoy ni Jesus kung anong klaseng tao tayo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya na ako ay sapat na ako ay okay na hindi ko na kailangan ang iyong kapangyarihan. Tayong lahat ay ang isang tupang naliligaw na hinahanap ng Diyos araw-araw. Hindi natin kayang bumalik dahil sa ating pride. Pero kaya tayong hataki ng Diyos. Kaya tayong pasanin ng Diyos. Kaya tayong ilagay sa kaniyang balikat. Kung magtitiwala ka na ang balikat na yan ang pinakamalakas na balikat sa buong mundo. Magtiwala ka na mas mabigat ka pa sa krus
na kaniyang pasan, ipakita lang natin sa kaniya ang pagtanggap sa ating kahinaan at pagpapakumbaba ng ating mga puso. Sana mangamoy tayo na katulad ng pastol. Sana maamoy sa atin na mga deboto na tayo rin ay nasareno. Sana maamoy sa atin ang halimuyak ng pagmamahal, ng awa at pagtanggap ng Diyos sa ating lahat. Makita ng Diyos, maamoy ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa. Mag-ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kaniyang mga minamahal na anak. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga leader ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao naway, walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paupo po tayo. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang unitain yung buhay na inihalay ng
dalawang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walumang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lubod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang ating mabuting pastol. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart,
Hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement. Kasalukuyan po tayo nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Itinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay salisad ng mga aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ang abi. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panahamin.